that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Sabay? Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that he reverence her husband. Let's pray, Lord, I'm salamat sa inyong mga salita again. Magalala namin sa series pa ngayon. I pray na kayo pong manguna sa aming pag-aaral. Yung mga bagay, Panginoon, na malabo, Panginoon, kayo pong paunawa, especially to Lord, ay medyo na topic na rin namin kahapon sa fellowship ng ladies. But ito naman sa Ephesians 5, I pray na unawaan ang bawat isa, tanggapin at ito'y pamuhay, Panginoon. Ngatay niyo po ang mga inamin na kasama, Panginoon, ang mga labasarin, Panginoon, na sila magkasakit. Ngayon din po, Lord, sa araw ng Sunday, Panginoon, matuloy po ang mga baptism, mga kasal, Panginoon, mga balak pa po namin ngayong taon at next year, I pray. Kayo pong malalating. Yan lang po, Lord. Kayo malalating. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening po sa lahat. Title dito, nakalimutan ko. Yan, nakalagay dyan. Title nito is, madami kasi ito, no? Pero pinaka-text natin dito, lahat naman yan. Pero, nakalimutan ko dapat nilagay ko. Spirit-filled. Ano ba yun? Nakalagay ba? Sino naka-online? Wala, spirit-filled, sanctified, glorious church. Basta ganun yung katapusan, okay? Ha? Ano? Clean, washed, tsaka glorious church. Okay, so dami, no? So, church ang pag-usapan natin, pero nabanggit ko rin last week, ito ay sa mag-asawa. Pero magkahalo po yan, no? Mayakin na. So, maganda pa gabi, no? Malayo tayo. So, inaantok na ako, inaantok. Pero, pagod pa tayo kahapon. Napagod ba kayo? Ay, mga lalaki lang pala, no? Thank you. So, medyo summarize ko po yung first part. So, nare-review ko po ito every, ano eh. Isa na pag-usapan natin. Sinong kompleto tayo last week, no? Kahit sinali nandito. Ngayon, wala. Basta yung bandang huli. Anong title nun? Last week. Proving which, what is acceptable unto the Lord. Yan yung title nun. So, again, binibigyan tayo ng practical advices na po dito sa bandang chapter 5 and chapter 6. Pero may doktrina pa rin yan. Okay? So, nakita natin, especially yung bandang huli, ano yung dapat gawin ng bawat isa. Meron na focus tayo sa mga bata na naman kasi kayo eh. Para alam nyo yung inyong gagawin, di ba? Sino ang dito nun? Lahat pala kayo. And then, yan nga, huwag kayong makisama sa mga hindi nyo dapat samahan. Pakinggan, panoorin. Dahil mga siraulo po yan, nabanggit ko last week, okay? At tinukoy po natin itong magandang doktrina to about the light, okay? Yan po yung nagmamanifest. Ibig sabihin, kung walang light, di mo nakikita, yung nasa harapan mo. Pero kung andyan yan, makikita mo. So, kinumpara yon actually kay Jesus at saka sa aning salita. And then, ito nga, natagalan tayo dito. Walk circumspectly. Sabihin, lahat tingnan mo, i-consider mo. Katulad na banggit natin sa announcement about sa Christmas. Huwag mo namang sabihin, mga demonyo kayo, lahat ng ano. Nakikita mo lang, may Christmas tree.
Depende nga, pinag-aaralan, tulungan mo silang mag-mature, hindi yung ikaw pa yung magiging katisuran, okay? Kapagkama lang ka dyan, ano, Jehovah, tsaka... Wherefore, be not unwise, but understanding the Lord. So, doon tayo. Natapos last week, intindihin mo yung kalooban ng Diyos para magawa mo. At ang term doon, no, unwise, mga syunga-syunga. Okay? Mga tanga. So, ngayon, patuloy lang natin. So, ano pa yung mga advices sa atin bilang mga anak ng Diyos na gustong tuparin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay? So, ito. Be not drunk with wine. Malinaw po, no? Magtatawa kami sa ibang Christian groups. Actually, halos lahat naman, eh, na okay dyan, eh. Pwede lang yung Presbyterian lang alam ko dyan, syempre, tsaka yung Catholic, tsaka yung mga hindi naman masyadong, ano. Pero kahit Catholic, kasabihin nila masama yan. Kasi naman talaga masama. Kasi, ano yan sa Bible? So, huwag ka daw uminom ng alak. So, again, kunin mo yung context dito, obviously, yung masamang alak, yung alcoholic. Okay? Sabi dyan, wherein is excess sa Tagalog. Kalabisan na yun. Eh, pastor, ito lang kaligayahan ko eh. Yun nga eh. Ba't yan ang kaligayahan mo? Kung meron tayong, ano ba ang ano, masamang hobby? Yung pwedeng i-justify yung masama dahil yun ang nagpapasaya sa'yo, di ba? So, medyo malinaw naman ito, hindi natin problema to, pero at least alam nyo kung nasaan yan. No? Marami yan sa Proverbs, pero sabi dito, kabaliktaran ng being spirit-filled, syempre, filled ng spirito ng alak. Kaya yun ang tawag nila dyan, spirito ng alak. Eh. Okay, yung kabaliktaran nun, but be filled with the spirit. So, ang church dapat filled with the spirit. Paano ka ngayon may fill ng spirit? Okay, kailan ba natin tinakil din yun? Parang kailan lang din, on last week, yung spirit, yung soul, lala nyo yun? So, paano daw ma-feel lang, anong spirit yung i-feel mo doon? Ang sinabing feel, puspusin, di ba? Punuin. Sinabing feel, basically, punuin. So, kaya sa atin, madalas puspus, kasi nga, yun ang term, kasi nga, in-imagine mo, puno ka eh. Holy Spirit, di naman tubig yun or something, pero kinukumpara nga din yung salita ng Diyos, tubig mamaya. Okay? So, paano nga mapupuno ng spirit? Hindi po mahirap yan. Naalala niyo, tinakal din natin sa John 6. Okay? Yung salita ng Diyos, yung salitang sinabi sa kanila, sabi doon, basahin ka na nga. This, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life, sabi doon. At sinabi rin niya sa ibang bahagi naman, sa John din yun eh. Yung sabi niya doon, you are clean, hapin na nga natin. Kaya yung salita ng Diyos ay madalas po, napakadalas, kinukumpara sa tubig. Ano ba ang tubig? Malinis, naglilinis. Ayan, text natin. Pero sa 50 naman, okay? Chapter 15, ito po yung the vine and the branches, okay? Sabi dyan, kayo ay nalinis, now you are clean through the word which I spoken unto you. Paano ka naman malilinis? Sabi din sa Psalms 119, sabi doon, how shall a man cleanse his way, diba? By taking heed unto thy word. So, pag ikaw daw ay nakikinig na salita ng Diyos, na isipin nyo ako, pastor, masama ako, pastor, yung utak ko, ano eh. Makakita lang akong ganito, masama na eh. Paano yun? How shall a young man ba yun, di ba? So, hayaan mong linisin ka ng salita ng Diyos. Ang pinapakinggan mo, binabasa mo, minemeditate mo ngayon. Kung masama ka dati, may kalokohan ka, nalilinis ka, follow na po yung ano doon, yung action mo. So, hindi automatic yun, ikaw mamimili. Pero malinaw dyan, tayo nililinis ng salita ng Diyos. Again, kung nakikinig ka, naiintindi mo. Okay? So, pag ikaw ay binubusbus ng banal na spirito, ano yung mga nasa utak mo? Hindi yung kalokohan, di ba? Alam mo yan, iba yung ano mo sa church, excited ka, kasi alam mo na, mag-aaral na naman, may bago na ng matutunan. Eh, paano yung matagal na? Marami ka pa rin matutunan. Hindi pwedeng wala.
Kasi sa daming sinasabi, habang pinag-aaral natin, kung pansinin nyo nga yung ating, ano, ako lagi ko tinitingnan to, pag anong message na naman ba para sa mga anak ng Diyos. Tinitingnan ko lang, sinusurvey ko lang sa YouTube o kaya doon sa aking listahan. Ang dami ko pang ano eh. So, kung tinitingnan ko kayo, iniisip ko kayo, ano bang kailangan nyo? Bilang mga anak ng Diyos, iba baguhan, iba bago, no, sino ba, bagong lipat, ano kaya kailangan nito? Inaalam ko, yung iba ay matagal na, hindi lang pwedeng yung mga puro sa bago na lang. Paano yung mga matagal na? So, ganun po yan. Kaya dapat excited tayo kasi may matututunan tayo again kung tayo ay naghahanap ng katuwiran ng Diyos. And then, ano pang gagawin natin? Ito, may clue na rin dito. Bukod sa nag-church ka, kanina pinapahinga ko si Diyos, wag mong makakanta. Kung makakanta naman. Amen? Sabi dito, pakibasa nyo nga habang uminom ako. Ready, go. Seeking yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to God. Ayan, di ba? Parang Colossians 3:15-16. Medyo, ano siya eh? Parallel, di ba? So, ganun po yan. Sa, kaya nga sa New Testament, tayo ay hymnal. Hymns-based po tayo. Hindi tayo mga Pentecostal at kung ano-ano dyan. DCF na. Hindi natin binabago kasi naipotating bagay. So, ni-review ko nga kanina. Natandaan niyo ba yung mga matagal na dito? Na-preach ko na ba yung Deuteronomy 32? Kasi sa utak ko, na-preach ko na talaga yun. Pero hinahanap ko, di ko makita. Di ba? Sigurado ako sa Mother Church, pero hindi ko rin makita. Anyway, baka nag-improvise ako. Pero ang kwento po kasi ng Deuteronomy 22, alam nyo yung Deuteronomy, di ba? Old Testament yon. So, inuulit ngayon sa mga anak ng mga nation of God, sa Israel, yung gagawin nga nila, yung pati mga batas. Pero unique sa Deuteronomy, yung binigay nga ng Diyos yung kanta. So, gaano kaimportante ang kanta? Sino hindi kumakanta dito pag nagpapaawit si Bud? Pagod na nga. Let's sing! Ikaw, wala ka lang. Sing, sing. Importante sa buhay ng Kristiyano, ang awit. Amen? Kaya sabi dyan. So, magsasalita ka daw sa iyong sarili, huwag mo kakausapin yung sarili mo na para kang ewan, ha? Pero, pag kumakanta ka, para mong kinakausap yung sarili mo, okay, parang yung kanina binanggit ko sa Psalms. Ano sabi doon? How shall a man cleanse his way by taking heed to your word? Okay, hindi eksaktong quote yun. Pero ganun. So ano pa? Ano pa mga magandang admonition sa kanta? Hindi nga. Ha? Hindi nga, ano nga yung naalala nyo na medyo mabigat yung mensahe? Yung mga kanta. Naalala ko yung ano, Are You Washing the Blood? Kasi may mga time, syempre, yung mga bagong Kristiyano, backslide, ganyan. Tapos kaawitin mo yun, nakakonvict ka eh. Ligtas ka na ba? Nilinis ka ba? Tapos ngayon, madumi ka pa rin, ano, lilinisin ka ulit. Ngayon, kung sasakyan yan, okay yun. Ito ang puso nyo. Kahit nga sasakyan, di lang maganda yun. Eh. Diba? Hanggat maaari, naputi ka niya, linisin mo, parang hindi masyadong lumalim yung... Ganon din lalo tayo. Kung alam mo, mag-church naman tayo sa Sunday, hindi Monday to Saturday, ano, pakakarnal na ako. Tama ba yun? So, even yung ating mga awit ay nagpapaalala ng mga dapat nating gawin. Kaya yan mo sinasabi dyan, para mag-spirit-filled ka, pati mga awitin, lalo na. Kasi po yung mga awit, kaya nga nabanggit yung Deuteronomy 32 nga kanina, kasi pag binasa mo yun, kumpleto na po yun. Okay? Wala pa po sila sa, ano, di ba? Sa promised land. Wala pa yung sakop nila. Wala pa yung naalis sila. Pero lahat ando na. Deuteronomy 32, assignment niya. Tingnan nyo. Matindi. Kasi sabi ni Moses, sabi ng Diyos, pag namatay si Moses, eh, ngayon nga lang, buhay pa si Moses, eh, loko-loko na iba sa inyo, eh. Yan ang sabi ng Diyos, di ba? Eh, lalo na, pag namatay si Moses, kaya ito, ituro mo tong awit na to, eh, ang awit kasi, pag inaawit-awit mo, naaalala mo. Amen? Parang yung mga kanta nyo, di ba? Ang ganda ng kanta nyo eh. So, nakakabisado mo ngayon. Kabisado nyo ba? John, 1 John 5.
Ano yan? And this is the confidence that we have in Him. That what? If we ask anything according to His word. His will. He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever. Whatsoever we ask. Yan na yan. Ganun po ang kanta. Kaya nga, nag-ano tayo dito, kung may choir pa ba, o ano, okay lang siguro yan, kung may ano tayo. Pero hanggat maaari, yan, mas gusto ko na yung gano'n, kasi Bible yun eh. Hindi masisingitan yun ng ano. Kasi yun ang ano niya eh, ang motto ni, ang pangalan na, basta yun, si Bill and, ano yan. Pwede mong ulit-ulitin yung ibang part, pero eksakto dapat salita ng Diyos. Okay, so ganyan tayo ha, spirit-filled ka, yung inaawit mo, awiting makalangit. Okay, hindi lang, maganda nga, scripture. Ay, sabi niya, psalms, hymns, and spiritual songs, magkakapareho po yan. Pag sinabi spiritual songs, siguro yung mga hindi talaga eksaktong psalms, saka hymns, pero still, may kinalaman sa Panginoon. Okay, yun ang pinakahuling ano natin. Pero mas maganda, mismong Bible. Singing, okay, baka hindi naintindihan yung speaking to yourself in psalms, nilinaw na talagang awit to. Amen? Kaya importante ang awit. Making melody in your hearts to the Lord. So, hindi lang sa bibig, tayo, hindi tayo pagalingan sa pag-awit. Dahil ang importante pala dyan, sa puso ka umaawit. Paano ka awit sa puso? Alam yan, si Pastor may sinasabing ganun eh. At hindi, sinasabi niya, ako, isang pakinig ko pa lang yung tao, alam ko kung ano to, nagyayabang to. Alam mo yung, kasi, alam mo yung dating ng awit eh, kung paano inaawit. Amen? Yan. So, tandaan niyo po yun, ha? So, again, nag-usapan natin kung paano tayo maging spiritual, spirit-filled, at malinis sa harapan ng Diyos. Tuloy natin, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ. So, paano ka maging spirit-filled? Siyempre, pag nagpapasalamat ka, alala ko na siniris natin yung ano, sa mga bakla, sa ano. Hindi, sa seminar pala yun, di ba? Alala niya. So, yung pinakamaliit na bagay na pwede mong magawa sa Diyos bilang mga nilikha ng Diyos, ano yun? Yung iba, hindi naglilingkod, pero at least magpasalamat ka man lang, di ba? Kaya yung sa Romans 1 na yun, hindi sila magpasalamat. So, yan. Pag ikaw, lagi nagpapasalamat, o mga anak nyo, turuan nyo pa magpasalamat, o hindi yung binigyan mo ng ano, mayabang pa. Asa na ba yung magkain? O, yan na! Tagal naman. Lantak agad, di mo lang nag-pray. Hindi ang bahay. Importante ang panalangin pagpapasalamat sa buhay natin. Kahit nga mga unbeliever, kunwari, nagpapasalamat kunwari kung kanino eh. Diba? Sabi kasi ng meme na naman eh. Kahit yung mga Amerikano, kasi may Thanksgiving sila, diba? Parang Christmas sa kanila yun. Ganong kasikat yun. Eh, ba't nagte-Thanksgiving itong mga 80s? Sabi, kanino sila nagpapasalamat? Tawanan lang yung mga... Kasi nakikiselebrate sila kasi wala. Yun talaga yun eh. National ano yun eh. So, ganda rin kasi na-remind. So, tayo, ginagaya naman natin sa December, wala lang. Pero okay lang yan, maging mapasalamat tayo. Amen? Always po yan, ha? Always. Kaya, watch nyo yung sarili nyo. Pag kayo mayabang, mayaman na, hindi ka na nagpapasalamat, ang sarap ng pagkain, sanay na ako. Eh. Amen? Masarap ba yung kinain natin kahapon? Amen. Hindi yung natikmang bad. Nakalimutan ko yung ano ko, pangalan ko eh. Kakaiba yun ang inahintay ko eh. Mga babae, alam nyo, sabi, maganda yung devotion din namin. Talagang may in love sa'yo yung asawa mo, hindi kayo iiwan yan. Ay, tadyakan mo yan. Kasi nasarapan sa niluto mo. Oh. Pwede palang ihalo sa yung ano, itlog. Sa ano, pwede pala yun. Sa bagay, itlog kahit saan mo lagay yan, eh, masarap eh. Staple food. So, ba tayo punta doon? Yung magpasalamat na. Amen? Never kayong makalimot yan. Para tayo maging spirit-filled, maayos the church. Okay? Kung ano mang mangyari, huwag tayo magyayabang pasalamat kung anong blessing. And then, sa pangalan ng Panginoon, lagi po yan, nakatouch yan. Hindi tayo yung tipong pasalamat lang, parang nabanggit ko rin 80s. Pasalamat din, galing, nagpasalamat. Sa pangalan ba ng Panginoon? Amen?
Kaya dapat may importante si Jesus yun nasa sa ano natin, alalahanin ulit natin sa Lord's Supper. Tuloy natin, sabi dito, submitting yourself, ito napapasok na yung tayo-tayo, no? Sa church, para tayo maging maayos, spirit-filled, yung nag-aaway-aaway yan, tama ba yun? Naubusan lang ng cookies. Sino man naubusan ng cookies? Hindi naman, di ba? Kasi makadalawa ka lang nung busog ka na eh. So ganito daw yan, ha? Pag sinabing submit po, mamaya punta tayo sa mag-asawa, kaya sabi dito, tayo mismo, submit to one another. Ano sabihin, no? For example, si Brother James, may maganda siyang idea. Ako, hindi ko naisip yun. Ipipilit ko ba sa akin, kahit pastor ako? Diba? Ganun. Hindi kayo may pilit. Ibig sabihin, talagang mali ka, mali ka. Kung mas maganda yung isa, para naman sa nakakarami yun, mag-submit ka, sumunod ka. Okay, mamaya, banggitin sa mga babae, pero, ang sabi dito eh, submit one to another. So, mamaya tayo sa tahanan. Sa tahanan, ang boss dyan, yung lalaki dapat. Okay? Pero sa church, yung pastor, siya lang yung shepherd, under shepherd. Si Jesus yung chief shepherd. Pero yung iba dyan, magkakapatid tayo, tayo yung mag-aaway. Okay? Hindi tayo papataasan. So dito na tayo ngayon, again, advice hanggang matapos po ito sa mag-asawa na. Okay, medyo na-touch natin sa 1 Timothy 5 kahapon. Ngayon naman, Ephesians 5. Actually, masigat ng Ephesians 5 sa mag-asawa. Okay? Sabi dyan, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. At Tagalog, mag-submit? Magpasakop ka sa iyong asawa. Malinaw ba? Yung andito kahapon, yun na yun. Okay, kayo na lang. Kaya doon ako tututok sa inyo. Maganda yung aming kahapon eh. So, pag sinabi mag-submit, eh basta kung sablay naman mag-desisyon yung asawa ko eh. Kaya nga submit eh, kung lagi siyang tama, hindi mo kailangan mag-submit. Kasi lagi siyang tama eh. Kaya pag sinabi submit, talagang inaasahan mo yun. Either mali yung discarte niya, ayaw mo nung sinabi niya. Ganun yun, kaya nga magpapasakop. Kasi kahit ayaw mo nun, sa palagay mo mali, magpailalim ka. Naiintindihan ba? Nangyayari sa inyo yan. Yan ang pinakatrabaho nyo po sa mag-asawa, ang babae. Mamaya naman yung mga lalaki. Mas nabagit yun natin pala kanina. No? Hindi pa. So, tandaan nyo na po yan. Paulit-ulit tayo dyan. So, kaya pag-pray nyo po yung mga pangasawa nyo, pag ganda na yan, mag-submit na kayo mga babae. Amen. Makita nyo na. Amen. Tuloy natin. Sabi dyan, for the husband is the head of the wife. Bakit ka magsasubmit eh? Siya yung boss. Yan ang modern ano natin dyan, yung head. Pero ngayon, yung ba, mga head pa rin ang tawag sa amin eh. Pag mataas talaga head, ibig sabihin, siya yung masusunod, siya yung nag-iisip. At siya yung nasa pinakataas. Okay? Yung iba kasi, hindi, pantay lang yung lalaki, babae. Yan ang madalas marinig nyo ngayon, di ba? Pantay ba ang lalaki at babae? Sa value po, pareho lang. Sa mata ng Diyos, pareho kayong importante, mahal kayo ng Diyos. Mga anak nyo. Pero, may structure pa rin, kahit nga yung Trinity, di ba? Pantay-pantay ang Diyos, lahat sila Diyos eh. The Father, Son, Holy Spirit, pero may authority structure pa rin. So, yung Father yun, hindi yung Son, ha? Okay? And then, siya yung ulo, yung lalaki, ngayon, kinumpara kay Jesus. Kaya nga, hindi kayo mahihirapan. Sa church ba, pantay-pantay tayo? Naalala ko naman tuloy si Moses, di ba? Nakuwento ko last time. So, nag-rebel dito sa mga Korah, tsaka yung mga kasama niya. Sabi, lahat naman, banal naman lahat ng tao ng Diyos eh. May tama kasi may mali eh. Hindi naman tayo pare-pareho, si Aaron din, tsaka si Miriam. So, importante po yung mighty dati, merong head leader. Okay, hindi naman tayo masyadong hierarchy eh. Hindi kailangan ano. Kaya sa church, ang head is si Jesus. And then yung dito lang sa lupa, yung pastor, and then lahat pantay-pantay na. Ngayon, may mga ibang bagay na kunwari, mas magaling talaga si Brad, mas ma-experience siya. Kung matalino ka, sunod ka rin doon. Amen? Soul winning, sinabi ganyan. May mas ano siya, wala nang payabangan. Kung matalino ka, consider mo rin yung experience or something like that. Sa malinaw, si Jesus yung ulo at alam na alam natin, Savior. So, pagbalik natin ngayon sa mag-asawa yan,
Okay, sabi mo nung, oh, submit ka sa akin ha. O oh, sige, meron tong aso. O oh, ikaw na. Yung babae pinauna mo kasi may takot ka sa aso. Eh, siyempre, responsibilidad mo na protektahan yung pamilya mo. Amen. Ganun po yan eh. Okay, so therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wise be to their own. Inulit lang po, no? Pero dinagdag dito in everything. Hindi sinabing sundin mo lang siya pag tama siya. Hindi sinabing sundin mo lang siya pag nasa church kayo. Pero pag sa bahay, pantay na ulit kayo. Wala na si pastor dito eh. Ha? Ganun pa rin, sa lahat ng bagay daw. Pati ba sa isusuot ko? Lalo na. Tandaan niyo, lalo na sa susuot nyo. Kasi nga, sinabi yan sa ano, yung mga babae talaga, mas ano kayo eh. Kasi pag yungunod kayo na kung ano-ano, ay maganda ata yung bagong passion, maiksi lang naman, medyo lang naman eh. Pati sa cut, di ba? Maganda ata yung medyo ano, maikli. Tama ba yun? Sabi sa Bible, long hair ang babae. So, ganun din, long skirt. Eh, sabi nung asawa mong lalaki, parang umiiksi yan ah. Magpalit ka dun. Susunod ka ba dun? Eh, itong gusto ko suotin eh. Kaya nga in everything eh. By the way, dapat nga hindi ka na sinasabihan din. Amen? Pero pag sinabing hindi, hindi okay yan. Maiksi yan, manipis yan. Magpalit ka dun. Ganun lalo din yung mga anak na babae. Okay, lalo na. So, hindi ko nahabaan yan. Husband, love your wife. So, dito naman sa mga husband, okay, ikaw yung masusunod, mahalin mo naman. At binalik ulit, ang Panginoon na naman, kinumpara sa Panginoon, kanina, head yung si Jesus ng church, kaya dapat mag-submit. Okay, naintindihan natin yun. E, paano naman yung mga lalaki? Mahalin mo din kung paano minahal ni Jesus yung church. Paano niya minahal? He gave himself for it. Paano namatay ang Panginoon sa church? Ganun dapat pala yung asawang lalaki. Medyo mabigat, no? Ano mas mabigat? Yung submit o yung... Pala yung mabigat yan kasi nga, kaya nyo naman yan. Yung mga babae, ginawa kayo para mag-submit eh. Kaya nyo yan. Yung lalaki, kaya nyo yan. Natin. Okay? Na mag-lead, magmahal, at mag-protect. At kung mangyayari is... ibigay natin yung buhay natin. Alala ko na naman kasi yung meme eh. Alala niyo ba yung Titanic? So, napapaano kasi ako eh. So, ano sabi doon? Kaya namatay doon, karamihan, lalaki, di ba? Kasi nga, pinauna yung children and women. Eh, may transgender. Kalimutan ko eh. So, anyway. So, kaya wala dapat ganun. So, bakit daw namatay ang Panginoon pa sa atin? That He might sanctify. So, pulta kanina, spirit-filled tayo kanina. Pag-sanctified naman, pinaging banal. So, hindi lang tayo pinuspos ng banal na spirito. Dapat, tayo din ay pinagiging banal. So, yung pagiging banal po kasi, hindi yan automatic. Handaan niyo po yan, ha? Yan ay unti-unti. Kaya, ginawa ng Panginoon sa atin, umpisa pa lang yun. Pero again, sobrang lalim kasi ng ginawa ng Panginoon, hindi lang siya namatay pa sa atin, nag-iwan siya ng Bible, no? Kasi mga disipulo niya, tinuro ko, ano yun, tinuro niya sa kanya. Kaya, hindi po natatapos ang buhay natin at ang role ni Jesus, for example, sa atin, nung tayo naligtas. Okay, yun yung pinag-importante, no? Naligtas ka na, salamat sa Panginoon, naligtas ka na, no? So, hindi pa nagtatapos yun dun. So, alamin mo pa, inaalala mo yung ginawa niya sa atin, binigay niya yung sarili niya sa atin, pag-usapan pa rin natin kung paano siya pinako sa krus, namatay, nilibing, lagi yung pinag-usapan. Isa sa mga dahilan, yan niya, para tayo ay paging banalin. So, simple lang po yung pagiging banal, ibig sabihin, walang kasalanan, di ba? Inaalis. Kung dati kang ganyan, inaalis yan. Amen? Dati ka sinungaling, ngayon, hindi na masyado. Kung para last year, tapos next year na naman, lalong hindi na. Okay? So again, hindi tayo magiging perfecto. Pero paano yan? Pawala ng pawala yan. Amen? Kung dati kang chismosa, dati, everyday, nasa kapitbahay ka. Ngayon, once a week na lang. Next year, mabawasan pa yan. Yung kaso sa Facebook, ano pala nag-chismis. Kaya iwasan nyo yun, ha? Online Marites.
Cleanse it. Yeah. So, is it another way to express that sanctify? Sabi cleanse. So, ganun nga yung, ano, di ba? Ang picture niya kasi dumi. Sinong gustong madumi dito? Sinong gustong madumi? Sinong dito nailigo araw-araw dito? Alam niyo yung kilala niyo sarili niyo, ha? Mga Pilipino daw, malinis siya sa katawan. Pero minsan nga, mahirap daw ang tubig sa ibang, ano, di ba? Pero ako, linilimitahan ko yan isang beses lang. Minsan, nagpapaliban din. Magantok na. Diba? At least magpunas na lang. So, ang sarap ng, ng pakiramdam ng malinis, diba? Sa katawan. Diba? Ako, madalas gabi na ako naliligo eh. Para pagdulog, wow, pwesko. Sa umaga, hilamos na lang. Okay na. So, spiritually, ganun din. Gusto mo marumi ka sa harapan ng Diyos? Mga bata, gusto mo ganun? Kaya pisa pa, nag-i-press dito, parang ano yung point mo na, parang gusto mo umalis eh. Pag napapatindi yung preaching, di ba? Kasi nasasagi yung kasalanan mo, ang tindi, pa, parang kala mo, ako yun ah. Ikaw naman talaga yun, pero, pag medyo malinis ka na, kunwari, dati kang, ano, palamura, di binaba natin ni Pastor dito. Eh ngayon, di na ako ganyan, masaktan ka pa ba? Tutuwa ka pa. So, malinis ka na. So, ganun po, palinis ng palinis. Ako nga, habang ano rin, gusto ko rin laging malinis eh. Kahit wala akong bisyo sa katawan, minsan, mabibili ako ng mga panlinis ba? Minsan, di ako sanay ng sabon lang eh. Siguro, tumatanda, ewan ko. Pero, may mga panghilod ako dyan. Spiritually, sana ganun tayo, hindi tayo kontento. Amen? Na, unari, nagbasa ka na ng this week. Hindi, ganun. Linisin mo pa yung sarili mo. Amen? Ano pa? Yun nga. Hindi ka lang sa church banal. Hindi ka lang sa church maayos magdamit. Yan. Lala ko tuloy. Diba? Yung sa atin kasi, lalo yung mga taga rito, nakikita ko kayo eh. Diba? Ang ganda ng church. Ang ganda ng fruit sa church. Tapos pag wala sa church, hindi na masyado. Okay? So, lililinis tayo ng salita ng Diyos. Lililinis tayo ng Panginoon. At sabi nga dyan, paano sabing salita ng Diyos? Yan sabi dyan, oh, cleanse it with the washing of water by the word. Malinaw po, di ba? Binasa natin kanina, cleansing by the word din. Paano lilinis? Salita ng Diyos. Ganun yan. Ganun po yan. Mayiging banal ka, ba naikinig mo, naikinig, sinusunod, nalilinis tayo. So, malinaw po yun. Tuloy natin. So, ano ngayon kung malinis na? Kailan ka naglilinis talagang ano, yung linis na linis? Kailan? Ha? Hindi, yung katawan muna. Kailan mo ginagawa yan? Araw-araw dapat. Pero pag may special occasion lalo, di ba? Kaya nga yung mga babae, talagang buong, ay, bablock na yan ng, ano, yung schedule niyan. Umaga pa lang, ligo, ano pang gagawin sa pag ikakasal, di ba? So, sinabi kasi dito, ang Panginoong Jesus, yung ating tayong bride, inukumpara sa bride, yung mga manampalataya, the end times. Tapos, siya ay ang pinaka-groom, si Jesus. Kaya sinabi dito, bakit tayo pinagiging banal? Eh, pastor, magkakasala rin naman eh. Tapos, puro preach ang preach, lagi na, di ba nag-isawa? Di ba nag-isawa? Sino nag-isawa dito? Ang linis na namin, pastor, lalagpas na kami sa langit. Mga ganun pa, no? Eh, madalas nagsasabi nun, di aabot sa langit, eh. Yan ang lagi ka na dyan, eh. Katotoo lang, pag may nagsabi niyan, namumblema kang lalagpas ka, hindi ka nga aabot. So ganun din sa church. So, I understand yung iba dito, salamat, nasanay na sa church. Pero minsan, darating sa inyo, lalo yung mga ka-college, ganyan, naisipin nyo, ano, ganito na lang ba tayo lagi? Church na naman. Tanong sarili mo. Saan ka ba dapat? Di ba? Lalo na pag nag-preach ka. Hala nyo ba? Eh, buti nga kayo natututo. Ako, natututo ba ako? Medyo. Eh, lalo nga ako. Hindi naman ako maganda magsalita. Pero na-enjoy ko na rin. Kasi nga, iniisip ko kayo. Kaya magbabago dito. Sige, ulitin lang. Ulit ng ulit. Okay, kasi hindi tayo nagsasawang maligo. At
Lalo na pag yun nga, kung may date, ano, may date, di ba? Kaya kami, kahit mga mag-asawa, ganyan, pag may special, yung pinaghahandaan. Yan. Naglilinis niyo yung katawan niyo. Ganun daw, tayo, kaya tayo naglilinis. Kasi, isang araw, gusto natin ang Panginoong Jesus, mapiplease naman sa atin, amen? Hindi yung 10 taong ka ng Kristiyano, hindi ka pa marunong, ano, may natita pa dyan, batit hindi kasalanan, alam nyo na. Diba? Kaya sabi dyan, no? Anong tawag sa atin? Glorious Church. So, alam nyo na yung glory, diba? Yung picture ng tagumpay, maganda, maayos. Kaya, paano kaya maging ganun? Eh, yung church po dyan, hindi yan itong simba, hindi itong lugar. Eh, linisin lang yung church, okay din yun. Pero, ang nililinis natin dito, tayo. Kaya sana naman, yung mga nababanggit natin dito, iwanan na. Okay, yung mga kasalanan, yung mga masamang isip. Yung marami pa dyan kasi, yung pride, yung arrogance, minsan, kahit sa church, marami, payabang, pataasan, pabanalan kunwari. Yung pabanalan, hindi mo kailangan pagyabang yun. Ano pa, minsan yung mga leadership, pag yung mga nasa leadership, ano dyan, magalingan na yan. Ano pa? Sana walang ganun. Para pag harap natin sa Panginoon, wow, ito ba yung church ko? Salamat. Amen. Banal. Spirit-filled, sanctified, malinis. Kung duda pa kayo sa linis, sabi, not having spot hanggat maaari, di ba? Itong mga babae daw, yung mga anak na babae, di ba? Eh siya na talagang saan sumusunod yan eh. Pero lalo yung babae daw, hanggang iniingatan natin kasi para, isa pag nagka-pekas yan, di ba? Pangit na, di ba? Paano ko sa mukha pa? So, Panginoon, ganun din. Naintindihan ko, madada pa yung bata, susugatan. Pero hanggat maaari, wala. Yung wrinkle, kung ano man yan, blemish lang po yan, no? At ang obvious na pinakunukumpara dyan, yun nga, yung holy, without blemish, spiritual po yan. So, maganda naman sa madalas kasi, yung mga spiritual, talagang napatawad yan, nalilinis po yan, eh. Pero then again, pansinin nyo, yung iba, sana huwag iisipin ng mga bata na gano'n kanari. Yan, nabanggit na rin lang, dito si, ano, wala sila ngayon. Pag-usapan natin ng konti lang, okay? Kasi iba sa inyo, baka isipin, eh, pwede pala yun, eh, kapatawarin lang, di ba? Naisip mo ba yun? Ganun lang pala yun, eh. Ang problema dyan, pag andyan ka sa ganyang sitwasyon, yan, katulad dyan, pag napaalala sa'yo yung kasalanan mo, kala mo, pinipersonal ka na. Di ba? Parang sinasabi, may spot ka na, meron kang blemish. Gusto mo maglingkod sa Diyos, oo, salamat. Ganun naman tayo lahat. Pero minsan, pag may ganung testimony na hindi maayos, anong mangyayari? Hindi smooth eh. Kumpara mo dun sa talagang bata pa, nagtapat na, malinis. Yun lang gusto ko sabihin. Balik tayo sa mag-asawa. So, ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, love himself. So, yan yung mga magandang payo po, no? Sa mga mag-asawa na kung mahal mo yung asawa mo, parang katawan mo daw yan. Pinapabayaan mo ba yung katawan mo? Gugutomin mo ba yung katawan mo? Hindi nga eh. Ba't yung asawa mo? Gutom. Sa amin, pag sa office kasi, ganun mga usapan dun eh. Hindi kakain kami ng lunch, di ba? May sarap ng kinakain. Anong kinakain ng asawa mo? Tawa na na yun. No? Kasi yung mga nagtatabaho, yung mga ganun yun eh. Kasi ikaw yung may pera, yung mga anak mo doon, bahala kayo dyan ha, magtipid muna kayo. Intindihan nyo ba yun? So hindi ganun. Kung busog ka, dapat ganun din yung mga asawa natin. Kasi parang katawan mo, minamahal mo. So ganun na naman, kabaligtaran naman o, wala pa raw tao na kinamuhian mo yung iyong laman. O, dapat ganun din yung asawa mo. So nourish and cherish it. Parang ganun, si Ibad, ano mo yung ano mo, no? Ang ganda ng katawan mo, ha? Okay yan, ang ganda yan. Yung asawa mo, bakit parang basura ang ano, plato mo? So, mali. So, alagaan natin katawan natin, okay yan, pero lalo yung ating relasyon. Napit na. So, ganun pa rin, for we are members of his body. So, nabanggit na rin lang yung body. Okay, so babalik to sa church. So, pero kanina, sa mag-asawa, sa lalaki, naalagaan mo yung katawan mo, alagaan mo rin yung asawa mo. So, sa buong church, gano'n naman. Sige, pastor, mahal ko yung pamilya ko, pero yung ibang kapatid, hindi ko mamahalin. Tama ba yun? At least, minahal ko yung pamilya ko.
Kaso isang church nga tayo, sinasabi dito, para tayong katawan din. Ikaw ba, yung katawan mo, gusto mo, pila yung isa? Hanggat maaari, magpupila yan. Kung malakas yung isa, tulungan yung isa. Kasi hindi mo gustong may bali ka or something. So, kaya pinapaliwanag dito para tayong isang katawan. Yung mga bawat member ay importante. Ayan. So, balik sa mag-asawa. Ito yung chapter na ito talaga. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall be one flesh. So, gaano, importante yung pagsasama ng mag-asawa? Gaano ka importante? Nabanggit na kanina, importante yung katawan. Eh, yung mag-asawa, separate na katawan naman. Pero hindi, sabi ng Bible, pag nag-join ka sa iyong asawa, isang laman na kayo. Intindihan niyo ba yun? So, yung isang laman, pag pinunit mo, pinaghiwalay mo, ano mangyayari? So, may mga dati, alam niyo yung Siamese twin? Alam niyo yung Siamese twin, yung magkadikit? Hindi ganun yung mag-asawa. Pero ano lang, parang na-imagine ko lang kasi nga, bago mo paghiwala yun, pag hindi maayos yung paghiwala yung operation, patay yun, pareho. So, kailangan maayos. So, sa divorce, hindi tayo niniwala doon. Pero yung iba, ganun na rin. Kung sakaling talagang kailangan mag-divorce, ayusin. Pero bihira yun. Kasi iba, talaga na-challenge yan. Sa Amerika, ganun sila eh. Matagal na nilang pinasay yun, divorce. So, yung mga mag-asawa doon, medyo mas ano sila, may parang license, ganyan. Kaya ang hirap nung kalagayan nila spiritually. Kaya may mga kilala tayo doon, sabihin nila, ano ba nangyari sa bansa natin? Kaya sinasabi naman sa atin, mga kausap natin, huwag na huwag kayong papayag na magkaroon ng divorce dyan, Pilipinas. Gusto ba divorce? Sinasabi dyan eh, pag nagsama na kayo, kayo ay isang laman na lang. So, dahil papasok pa dito, so ganoon naman. Kaya yung mga mahilig naman, sa iba-ibang asawa or girlfriend, ganyan. So, maganda ba yon? Okay lang naman eh. Wala na kami. Doon na kami sa isa. Parang ang aso. Kasi maganda niya. Pag yung maayos nga yung pag-asama nyo, kayo lang unang boyfriend o bang girlfriend, tapos kayo na. Maganda yon. Maganda yung, kumbaga sa... Naisip ako ng magandang illustration eh. Yung mga kasi sa paggagawa ng na ito, binidikit ko, kung maayos yung plano, pagsalpak dyan, isang pako lang, isang screw, tapos. Eh kung nagkamali ka, paano? Bubunuti mo na naman yun, sira na yung kahoy, mas lalo mong, maraming trabaho ba, kung gusto mong sabihin. So ganun din sa mag-asawa, minsan, pag talaga nagkamali, kailangan maghiwalay, o di sige, wala, walang magawa eh. Hindi nyo pinaglaban. Kahit pa ngayon makahanap ka ng panibago, iba na yung utak mo eh, kukumpara mo yung dati, maalala mo siya, eh, hindi ka ganyan, tapos ganyan. Ba't mo kinukumpara doon? Ang daming ano niya, hindi na magtatapos yan. Kaya huwag na kayong mag-desire, lalo mga lalaki. Okay na yan, una yung yun na yun. Hindi mo kailangan ng marami. Hindi yun, nakakaingit yung isa eh. Nakadami siya eh, kala mo ba? Really? Lalo tayo, hindi maganda pa sa atin yan. Amen? Ngayon, tinatanggap natin to some degree. No? Talagang wala eh. Pero huwag niyong kaingitan. Para ka namang nasa ideal ka na, maingit ka pa sa iba. So, balik tayo. So, one flesh, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Balik na naman sa church. Nalito na ba kayo? Isa sa mga nung bagong Kristiyano din, kasi minsan malalim yung salita ng Diyos. Pero isa sa mga na-realize ko, na makikita mo sa Bible eh. Hindi siya mahirap kasi katulad nung pagiging anak ng Diyos, mahirap ba intindihin yun? Eh kung anak ka? Minsan mahirap kasi nga, anak ng Diyos, paano yun? Born again. Pinanganak ang nanay mo, tapos na-born again ka, spiritual naman. Susunod ka ba sa magulang mo? Mas mautuwa magulang mo? Kung masunurin ka? Hindi mahirap intindihin eh. Kung may illustration ka na sa lupa. Okay? Kaya dito naman, sa mag-asawa, sa church, doon niya kinukumpara po yung mga dapat nating gawin. So, hindi rin mahirap. Kailangan lang pag-aralan. Kaya sabi niya, the great mystery. Again, pag mystery, hindi naiintindihan lubos, di ba? Pero,
I speak concerning Christ and the church. So yung mga binanggit dito po na about wives, about the husband, the wives, mag-submit, mahalin. Mahirap ba intindihin? In a way, mahirap. In a way, hindi. Okay? Kasi sinabi niya nga dito eh, kung nag-submit yung husband, ah, so nag-submit yung wife, ganun din yung bride, yung church, dapat kay Jesus. So, hindi mahirap. Okay, tapos na tayo. So, dito, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. So, binalik lang niya kanina. Nadaanan rin rin lang, bagit ka nga kahapon sa mga ladies, maayos ang pamilya, maayos din ang church. Amen? Una yung ano, relasyon ng mag-asawa. So, maayos yung mag-asawa, yung mga anak, eh kung wala nang silang ibang makita sa inyo, nagmamahalan kayo, nagtutulungan kayo, ano pang matututunan yan? Sabihin mo, itong anak ko, loko-loko talaga to, kasi ganyan, ganyan. Hindi mo na-realize, ano pinapakita nyo? Bilang mga magulang, okay? Ngayon yung mahirapan, ayusin nyo yung relasyon yung mag-asawa, and then, pamilya, and then, sa church, hindi ka rin mahirapan mag-integrate. Yung iba, dun nahirap yung iba eh. Kasi wala silang maayos na, kahit pansinin nyo sa atin, kahit sa ang church actually. Unless na lang, kung talaga nanggaling ka sa hindi maayos na pamilya, anong gagawin mo? Magtiwala ka lang. Makiusap ka sa Diyos, the Lord! Nakikita ang pamilya nila, maayos, sa akin, hindi. Ano gagawin mo? Ayusin mo na lang. Kasi marami rin namang illustration sa Bible na hindi maayos nag-umpisa, bandang huli, maayos namang nagtapos. Okay? So yun na, tapos na tayo. So paano daw magiging glorious yung church? Dapat malinis, puro salita ng Diyos, salita ng Diyos, hindi nag-asawa. Sino yung inaantok na dito? Kitang-kita ko yung inaantok na eh. Ganun talaga kahit naman sa academics yun, di ba, minsan? Ganyan yan eh. May mga ganun talaga. Minsan may mga interesting, may mga ano. Pero may mga ganitong pagkakataon na talaga yung gagrind mo yan, sabi nga nila. Okay, question ba? Ilang minutes na ako? Anong kulang pa nga eh. Puto, ano yan eh. Yung impatience ano natin, ang tagal eh. Ano pa ang pwede nating idagdag? Ano? Kahit hindi mag-asawa, adultery. Pag maraming girlfriend, ano? Pag adultery kasi, either pareho kayo, isa may asawa. So, pag fornication naman, medyo pagkapareho lang yun. Pero mas matindi yung adultery kasi nga, nanumpa ka na dito sa isa, tapos umiwalay ka pa para mang-cheat, di ba? Mang-daya. Pero ganun din naman sa fornication. Kumbaga, may pagkakalitulad sila. Kasi parang binastos mo yung, ano eh, yung sanctity nga ng marriage. E dapat, ang gagawin nyo yun, kayo lang at kayo lang. At sa tamang oras, sa tamang tao, malinis sa harapan ng Diyos at sa tao. So pag ikaw ay katulad nga ng iba, madaming ano, anong ginagawa mo doon? Bastusan na yun eh. By the way, ganun din kayo mga bae. Hanga ba kayo sa mga playboy? Siyempre hindi, di ba? Ay, pogi-pogi siguro yun. Kaya ang daming gusto. Isa ka pa. Di ba? Hindi mo tao to-tolerate yun kung matino ka. Marami po dyan. Hindi ka mauubusan. So, yun na muna. Ano ulit yung ano? Spirit-filled, sanctified, clean. Glorious. Washed. Glorious church. So, parang gusto ko lang maligo. Sige, yun lang po. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Medyo nagbalik-balik kami, Lord, sa relasyon ng mag-asawa and sa church. At yun naman pong sabi dito. I pray, Panginoon, yung mga illustration na nabigay para kami po yung maging katanggap-tanggap sa inyo. Dahil malinis, Panginoon, mahugasan, spirit-filled, especially, Panginoon, na nililinis yung salita. Hindi kami magsawa, Panginoon, na makinig, mag-aral, mag-meditate, magkabisado yung salita dahil dito po kami nalilinis. So I pray na magdating pa na,
pagdating po ng panahon na kami po ay meet nyo na, ang bawat sa aming Panginoon, ihanda namin sarili, Panginoon, hindi ko nakakaya sa inyo, ay kayo naman ay mabuti talaga, nagpatawad, but ma-realize namin, Panginoon, na kahit sa ang bagay, even sa aming katawan, ay mga relasyon dito sa lupa, napaka-inam, Panginoon, napaka-ganda, Panginoon, kung may malinis, talaga akma, Lord. Eh, kayo pa po yung Panginoon, kayo banal din. And therefore, you deserve the best. So, I pray itong church na to, Lord, ay pangalagaan niyo po, Lord, sa bawat isa namin, sa testimony, sa aming mga nagawa, Panginoon. Iwas niyo po, Lord, kami sa mga influence, Panginoon, ng sanlibutan, wickedness. At para kami po maging presentable sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray.